What's up? Welcome back to this channel. Ngayon naman tuturuan ko kayo sa lesson or sa video na to ng reading news. So, isa sa pinaka-importante po kapag forex trader ka, kailangan marunong ka magbasa ng mga paparating na news. Dahil yung news, baka mamaya mabigla ka, biglang gumalaw sa market, yun pala, may nangyari. So, ito yun. So, reading news. They have the power to turn the market around anytime. So, kapag po nire-release yung mga news, dyan po biglang tataas ng mabilis, bababa ng mabilis yung market. Market moves because of news, political stand, economic data. It became a reason for a short-term spike in the movements of the market. Kapag yung halimbawa, alas 8 ng gabi, biglang tumaas yung market na mga 5 minutes lang. So, ibig sabihin, may nire-release po ng mga news nun. Tapos after nun, biglang humina na, bumalik na siya sa totoong galaw niya. Then yun, bumabalik na po siya sa regular and normal state niya. May pagka-fundamental side na eh, ina-analyze natin yung mga balitang nangyayari. So alam naman natin kapag important masyado yung balita na to, like interest rate, or anything about political or economy, doon po gumagalaw si Forex. Dahil si Forex ay dependent naman po talaga sa ekonomiya ng mga bansa. So what are market movers? Ito po lahat yun, interest rate decision. So ano yung interest rate decision? Ito yung ginagawa ng mga central bank kung saan tinataas nila yung interest ng currency nila. Inflation, alam naman natin inflation na tumataas yung mga values ng goods and services and then nade-degrade yung value ng currency requiring people to get and accumulate more currency para mabili yung same product or service ng mas mahal na presyo. So inflation, I know you know it. Unemployment, so ito yung bilang ng mga taong walang trabaho. Non-farm payroll. Non-farm payroll naman po, ibig sabihin lang po nito, employment sa USA. Pero yung mga hindi farm-related na mga trabaho siya, like mga office work to, basta not related sa farm. And then trade balance, ito yung data na kung saan mas marami ba yung import ng bansa or mas marami yung export. Kasi sa isang bansa po ba, tatanong ko kayo, healthy ba sa isang bansa kapag mas marami yung import nila? Halimbawa din sa Pilipinas, import tayo ng import. Lahat, pati bigas natin, ini-import na natin. So okay ba yon? No po. Pangit yon sa isang bansa kapag mas marami yung import kesa sa export. Kasi kapag mas maraming import, ibig sabihin, mahina yung bansa mo. Kasi hindi kayang i-provide ng bansa mo yung mga pangangailangan na to, yung mga raw materials na to para sa mga services or mga products na gagawin mo para sa bansa na yon. Kapag naman malakas ang export mo, ibig sabihin good for the country yan. Ibig sabihin ikaw yung nagsusupply sa ibang bansa kasi marami kang supply. And then GDP, alam naman po natin yung GDP, gross domestic product. It's a digit that represents the overall health of an economy and central bank policy. Ito naman po yung mga policies ng central bank like monetary policy and fiscal policy pero hindi ko na siya masyadong pag-uusapan basta ito yung mga desisyon ng central bank kung paano nila patatakbuhin at kukontrolin yung pera. Yun lang yon, okay? So where do we find news? Use the following source to analyze the news. Number one, ito po ang pinaka-friendling website na isasuggest ko sa inyo, that is forexfactory.com, kung saan makikita nyo lahat ng paparating na news for the whole week. Okay. Ganito yung itsura niya, pero may mga makikita kayo ditong impact. Orange na folder, yellow na folder, tapos red na folder. Nakikita niya yan. So, ito yung time, ito yung currency, tapos ito yung pinaka-news. Halimbawa, 10-year bond auction, BRC retail sales monitor, so those stuff. Then, ito po yun. Explain ko lang sa inyo yung mga color ng mga folder na yun one by one. We have a yellow folder. It indicates a little to none impact in the market. Ibig sabihin, wala siyang masyadong effect kay market. Although, yes, may news, pero regular news lang siya. News lang siya. Then, marirelease, wala masyadong ganap. Wala masyadong epekto. Kapag orange po, iyan yung medium impact. Ah, kapag medium impact, medyo may galaw na. Konti lang. Hindi ka tulad ni yellow. Si yellow, as in, parang wala lang eh. Kapag orange, ayan na talaga. Mararamdaman mo na, ay, bakit biglang nag-spike ng konti? And then, kapag red po, iyon yung high impact kung saan it signifies mga extreme volatility and movement in the market. Yan talaga yung mabilis yung galaw, malakas yung galaw. Nangyayari po yan kapag halimbawa, yung mga nabanggit kong market movers, eto, kapag eto ang mga nire-release, usually puro kulay pula yun. Itong lahat ng to. Red yan. And kapag nagbabasa tayo and nag-consider tayo ng news kay Forex Market, yung red lang naman po talaga importante dito. Yung yellow and orange, hindi siya masyadong pinapansin. So, paano ba natin siya i-analyze? So, halimbawa, nakita mo dito. Ayan. Ito yung Forex Factory. So, halimbawa, 7:01 a.m.,
yung Great Britain Pound daw, magkakaroon ng impact niya yellow lang. Ang news release ay BRC Retail Sales Monitor year on year. Ibig sabihin, ito yung yearly data na i-release nila. So makikita mo dito, forecast 11.5%. Ang previous data nung retail sales monitor nila is 18.5%. So anong ibig sabihin? Dati 18.5. Ngayong taon, magiging 11.5 na lang. Anong ibig sabihin nun? Bumaba. Kung previous, mas mataas, yung ngayon, yung forecast, pababa siya, ibig sabihin po nun, negative yung magiging effect niya kay market. Pero hindi naman masyadong ano yun, hindi siya super concrete or precise na yun talaga yung mangyayari, pero sentiment lang siya. Ibig sabihin parang feeling ng iba, ganun yung mangyayari. Feeling mo, ganun mangyayari. It's the overall feel in the market. Paano naman coach, kung halimbawa ang previous, katulad nito, 296 billion, magiging 271 billion. So parang positive naman siya. From 296, tataas siya ngayon. Okay? Magiging 271. So ito, if the actual meets the forecast, okay, ganun lang siya ha. Pero, syempre, ang pinaka-basis po talaga nung kung ano yung mangyayari sa market is the actual na data, hindi yung forecast. Forecast kasi, alam naman natin, parang ano lang yan eh, weather. Super exact ba yung forecast na mga nagpo-forecast sa mga TV? Hindi naman, di ba? So, if the actual, yung actual na data na nirelease, meets the forecast or exceeds it, then it is good to buy the currency. Halimbawa, harangan nyo muna itong actual ha. Kung ang previous ay 20 billion at ang forecast ay 17.9, ibig sabihin, ina-expect nila na bababa. So, yun, bearish yung sentiment ng mga investors and even ng mga traders. Eh, ang actual na data, nakita nyo, 35.3 billion. Nalagpasan niya ba si forecast? Yes. Yes na yes, nalagpasan niya. Si previous, nalagpasan niya, yes. Pero although hindi naman, wala tayong pakialam kay previous when it comes to actual eh. Si actual ta si forecast na ang pinagko-compare natin dito. Kapag nalagpasan ni actual si forecast, regardless kung ano yung previous na sentiment, kung bearish or bullish, ibig sabihin po niyan, bullish yung spike sa chart. On the other hand, after the actual result, and if it is lower, pag mas mababa naman sa forecast, and previous, then it is a confirmation to sell the currency and expect a spike down in the market. Katulad nito, wala na tayong pakialam. Halimbawa, yung actual kasi, marirelease to on that particular period of time eh, pero hindi naman natin masasabayan talaga to. So, ang previous, ito lang talaga makikita natin. Halimbawa, previous 262, ang forecast niya 119. So, anong sentiment mo dyan? Ito lang naman available talagang data niyan beforehand eh. So, 262, bababa, magiging 119. So, bearish po ang sentiment natin dyan. Pero, ang tunay na magdidictate kung bearish or bullish yan, halimbawa, sabihin natin, naging 120 yung actual. Ano ngayon na magiging spike ng market? Up or down? It's up. Pero kung halimbawa, ayan, ito ang naging actual, 100.7 billion. So, 100 ba mas mababa kay 119? Exactly. So, ang spike po nito ay pababa. So, check the news before trading. So, I hope na may natutunan kayo sa bagong video na to. So, please feel free to leave a comment down. Tapos, subscribe na rin and like sa video na to. See you sa next na video.